Sa huling larawan na in-upload sa internet ng kapatid ng dating teen actor na si John Wayne Sase, kitang nasa maayos na kondisyon na ito, makaraang mabaril sa Pasig City noong isang gabi, kasamang isa pang lalaking si Eric Sabino na dead on arrival naman sa ospital. Walang alam ang mga kamag-anak ni Sase sa motibo ng pamamaril. Bagamat aminado ang tsuhin ng aktor na gumagamit ito ng droga, hindi naman daw ito nalulong sa bisyo. Nangyayari sa kanila parang ano eh. Parang may transaction siya. Ngayon, hindi ko maalaman kung transaction o ano pag-uusap-usap nila. Baka siguro may kinukuhaan din yun. Kaya siguro nayayaya rin itong isa si Johnny pamangkin ko. Hindi naman pala gamit din po yun eh. Ayon sa Pasig PNP, nasa drugs watchlist si Sabino at ang aktor na una nang lumutang sa Oplan Tokhang noong August 27. Ang based sa information namin, si Eric ano yan eh. Runner yan eh. Runner pusher. Mayroong isang barker din doon na nagsasabi. Madalas nakikita nga itong si Eric Sabino, yung napatay, saka itong si John Wayne, ay madalas na nagkikita rin. Ayon mismo sa aktor, hindi sila magkasama ni Sabino. Galing umano siya sa isang convenience store at papunta sa kalapit na computer shop. Paniwala niya, nadamay lang siya. Meron akong pinsan na yun yung kaibigan ni Eric. Na tumawag sa akin para manghingi ng slurpee na iniinom ko. Wala pa akong 5 minutes na nakatayo doon. Yun na. Kung ako po ang target, hindi po nila ako bubuhayin. Sinabi rin ni Sase na tila napilitan na lang siyang lumutang sa Oplan Tokhang dahil hindi umano siya tinitigilan ng mga pulis. Hindi po nila ako titigilan eh. Hanggat hindi naman po nila ako na Oplan Tokhang, ilang beses na ako pinabalik-balikan sa bahay. Hanggang sa ginigising na nila ako, tulog pa ako. Isipin niyo po yun. Pero para sa ina ng namatay na si Eric Sabino, pinagsisisihan niya na hindi niya sinabi sa anak ang narinig niyang pagbanta sa buhay ni Sase. 2 weeks o 3 weeks, yan si Jiang Wen, may dumaan ditong sinasabi na, oh buhay ka pa pala, binabantaan siya. Hindi ko napagsabihan yung anak ko na huwag didikit kay Jiang Wen. Hindi nakunan ng CCTV ang pangyayari, pero ayon sa Pasig Police, patuloy ang kanilang pagtugis sa gunman. Rafael Bosano, ABS-CBN News.